So this is quick fix 101 KTM Duke 200. So ang problema po ng motor na ito ay wala po siyang headlight, and then nawawala po yung kanyang third gear and then yung sixth gear na gear indicator. So i-quick fix lang natin. So papakita ko lamang po sa inyo. So ito yung kanyang panel, gumagana yung neutral. Yung kanyang first gear gumagana, second gear gumagana yan, yung third gear wala, yung fourth gear gumagana, fifth gear, and then yung sixth gear hindi gumagana yung sixth gear. I-quick fix natin yan. So kung papaandarin natin yung kanyang headlight ay hindi gumagana, try natin paandarin. So wala yung kanyang headlight. Yan yung problema ng kanyang motor. Bali, wala po siyang headlight, walang third gear and sixth gear na na indicator. So ang problema niyan, malamang sa malamang, is yung dito na area. Meron yung putol na wire dito. Pero ang gagawin natin, para ma-sure natin na meron talagang putol dito, iti-tester natin siya. So gagamit tayo ng multi-tester. Pero meron yan siya. Once na ipa-pass light lang natin, itong pass light, meron yan. Itong high, wala itong high. Wala. Wala talaga. Ito lang meron. Quick fix natin. Off ko lang muna. So, bago natin siya ayusin, ay ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung problema ng bakit wala yung shift gear indicator ng third gear and then yung sixth gear. So na-test ko na sa yung ilalim. So meron akong video last time. Check nyo na lang yung paano testerin yung ilalim na part papuntang dito sa ating stator cover. So ngayon ay iti-test natin yung upper naman na linya, yung sa taas. So meron yung siyang wire, ito yon, and then ito. So iti-tester natin, color code lang, red to red, blue white to blue white. So iti-tester natin. So meron na akong tawag nito, diagram niyan sa ating past video. So iti-tester natin gamit yung multi-tester via continuity. Mas maganda yung tunog para malaman natin na buo yung linya pag tutunog yung ating tester. Set natin sa beep or blink, tawag nito, beeping sound. Sana makita nyo, sana natin ito ilalagay dito na lang. So contact natin yung first gear. Yung first gear is blue white, itong blue white, sana makita nyo yung blue white, and then dito hanapin nyo dito yung blue white din. So ito yan, ito yung blue white. So first gear buo. So ang problema lang naman ito is third gear and then yung sixth gear. Ito second gear red. So ito meron siyang blink, meron siya tawag nito, reading. Next is third gear na yellow. Third gear, ito yung wala. So wala po talaga siyang reading. So, ibig sabihin putol yung linya nito papunta dun sa taas. Test natin lahat, wala. So alam natin na wala talaga yung third gear. And yung fourth gear, yung green, meron. Buo din yung fourth gear natin. Fifth gear is yung kulay white. Ito. Fifth gear to. And then last is yung sixth gear. Wala ako talaga yung sixth gear. Putol po yung linya. So ito yung ating gagawin. Yung tawag nito, yung yellow, tsaka yung black na wire. Yung third gear and then yung sixth gear. And then, bakit hindi umiilaw yung ating headlight is dahil dito sa ating color purple na linya. Itong color purple na to, ito yung papunta sa ating headlight control unit. So ito yon, meron yung wire dito. Kasi gumagana yung pass light niya, ibig sabihin yung kulay purple yung may problema. So ipapakita ko na lang sa inyo yung diagram. So test natin yung purple. Meron yung kulay purple dito. Kung nakikita nyo ito, kulay purple yan. Ito, papuntang headlight control unit, to purple ng ating headlight control unit dito. So test natin, lagay natin yung wire, isang frag dito.
Yan, dyan papuntang purple. So wala. Wala tayong nare-reading na continuity, kumbaga. So para ma-check natin na gumagana talaga siya, maglalagay ako ng jumper. Kahit hindi ko pa i-fix, lagyan ko lang ng jumper. Itong mga to, lalagyan ko lang ng mga jumper. So tabayan nyo, babalikan ko yun in a few seconds. So ayun, bali nilagyan ko na ng jumper, yung violet to violet or purple to purple ng ating headlight control unit. So hindi marinig kasi naulan. Ipanda rin natin yung motor. Check nyo kung nagana yung ating headlight, kung ano sinang manda. So meron na tayong headlight. So pag tinanggal ko yun, tignan yung mangyayari pag tinanggal ko yun. Pag tinanggal ko po siya, wawala po. Ipapalik ko siya. Yan. Yan yung una nating na-fix, yung headlight. Yung kulay purple na wire, putol po yun sa leeg, yung pinakita natin kanina. So next is yung ating gear shift indicator, yung tawag nito, yung yellow tsaka yung black na wire. Lalagyan natin lang ng jumper, or either kaya i-check na po natin mismo yung kable dito sa ating leegan na hose, kumbaga. So ito na po yung hose na binuksan ko. So ang bumumalaga sa akin is itong kulay purple. So kung titignan yung color purple, yan po, yan, putol po yan. Ayan pa natin. Yan, no? Meron tayong ilang wire na putol. Isa, itong yellow. Ito yung third gear, yellow. And then marami pa palang putol dito. Ayan. Itong purple. Itong black. Ito yung black, ito yung 6th gear. Nakikita nyo. And then, ayun lang. Meron siyang tatlong wire na naputol. Itong yellow, black, yellow and black, and then yung purple. So yung iba, malapit na rin maputol, pero ayusin natin to. So ayan yung ayusin ko. Babalikan ko kayo in a few seconds. So ayun, buddy, natapos ko na may dugtong yung mga wires na naputol. So nilagyan ko na ng string cable tube. So ito na po yun. Bali, nagtap lang ako ng konting wire. Nagdugtong lang ako ng konting wire. So ang nangyari, ito yung mga naputol. Itong tatlong to. So nilagyan ko na ng string cable tube yan, para hindi mag-contact, kumbaga. So isi-shrink ko na lang yan. Bali, iinitan ko ng lighter. Then i-fix ko yan. So ayun, bali, bago ko yung i-lighter yan, test mo na natin lahat if gumagana. So unahin natin yung kanina na headlight na hindi gumagana. Start natin yung motor. So, meron na tayong headlight. Gumagana na po yung ating headlight. High, low, fast light. Okay. So gumagana na yung ating headlight. Next is yung ating gear shift indicator. Check natin. So ayun, bali, na-fix na natin yung headlight problem na hindi umiilaw. Yung kulay purple ang problema, putol na wire. So next is yung ating gear shift indicator. So gear shift indicator, balik natin sa neutral. Yung nawala ho kanina is yung 3rd gear tsaka yung 6th gear. So unahin natin yung balik natin yung 1st gear. 2nd gear, 3rd gear, meron na tayong 3rd gear na wala kanina, 4th gear, 5th gear, and then yung last na wala kanina yung 6th gear. So meron na tayong 6th gear. So lahat ng gear ngayon ay okay na po. So ayun, bali, lahat ng gear ay gumagana na ho. Bali, yung problema ho ng ating motor is putol na wire dito. So ang ginawa ko, pinagdugtong-dugtong ko lang, color coding lang yung ginawa natin. Yung purple yung naputol, tsaka yung yellow and then yung black, yung ating 3rd gear and then yung 6th gear. So lahat ng yan, check nyo ulit yung wire kung meron ba yung may problema. So check ko na yan, dinomble check ko na po yan lahat. Okay na po yung mga wire, wala na po yung mga putol. So
Next ay ibabalutin ko na lang po ito and then i-assemble ko na rin po itong motor na ito. So kung meron pa kayong na-encounter na nawawala sa mga panel nyo, automatic dito yung titignan nyo. So ganun lang po ka simple. So tatapusin ko na yung video. Ito ay quick fix ng KTM with orange blooded motor manual. Maraming salamat sa panonood. Peace!